So, hello mga kapower, no? Ayan, gabi na naman dito at yun, lalakad-lakad tayo, no? So, maraming nagtatanong tungkol sa ginawa kong tutorial kasi medyo hindi nga naman kumpleto yun, yung sa prism, guys, no? So, eto, itutuloy natin, continuation ng tutorial sa prism, mas detalyado, no, guys, no? So, yun, pati yung, kasi nagkakaproblema yung prism natin, yung nag-hang siya, no? So, ito na rin yung solution doon, guys, no? So, panoorin nyo na lang itong tutorial ko, guys. I hope na magustuhan nyo, no? Mga kapower, no? So, umpisa muna natin. Linisin yung memory niya kasi ginamit ko na to, eh. So, pupunta muna tayo sa settings. Dali, ito yon. Pindutin lang. Hanapin yung apps. Pindutin. Tapos, hanapin natin yung prism na apps. Yun. And then storage, tapos clear data. Yun. Okay, exit na tayo. Yun, open na natin yung prism. So dito maglalagin tayo sa Google account natin, guys, no? Dahil Google naman yung lagi natin ginagamit. So, ito, Google tayo. Tapos, yung account natin. At okay lang. Allow. Allow. Yes, allow lang. Allow lang lahat yun, guys. So, andito na tayo sa loob ng prism, guys. So, need natin ngayon i-access yung account natin. Kung saan tayo magla-live, guys. Press natin itong picture. Press natin yung setting icons. At kung gusto nyo palang mag-log out, guys, ito yung pipindutin nyo. So, kung gusto nyo mag-log out o mag-delete ng account, dito lang yan, guys, no? So, balik tayo. And punta tayo sa stream destination. At syempre, magkoconnect tayo sa YouTube, guys. So, maglalagin lang tayo ng account name natin. Ito yan. So, ilagin lang natin yung account name natin, guys, no, sa Google or yung sa YouTube natin. Tapos, yung password. And then, pag okay na, teka, mali yata. So, pag nag-okay na siya, select nyo lang yung account nyo and then allow. Ayun, makikita nyo na ang account nyo, konektado na. So, balik lang tayo, guys. And siya nga pala, guys, no, pwede kayo mag-connect dyan, Facebook, Twitch, tsaka iba pang platforms, no, guys. Yan, balik lang tayo. At pwede natin palitan yung resolution ng ating camera. So, balik lang tayo dyan. And then, pwede rin natin palabasin yung live chat natin sa screen habang naka-live tayo, guys. Ayan. So, di naman natin kailangan yun. So, i-close lang natin to. Then, X lang tayo. At isa pang X. Ayan. So, nagbalik na tayo. And kung mapapansin nyo, guys, yung tatlong dot na to. So, dito tayo pwedeng mag-on and off ng microphone and camera natin, no? So during live at saka wala pa sa live, pwede natin itagal yung mga yan. Ayan siya. Okay, so check nyo lang yung mga option dyan, guys, ha? Yan. Off mic, on mic, ayan. And syempre, para naman mabalabas yung mga stickers natin, dito yan. Click nyo lang, tapos pili lang kayo ng mga stickers dyan. Marami yan, guys, so ayan, nasa ilalim. So, iba-iba yan. Yan yung pinindot natin ay stickers yan. So, pwede rin yung background. So, nandyan na lahat yan, guys, no? Pili na lang kayo. And para mapalabas nyo sila, select nyo lang, guys. Select nyo lang sila isa-isa. Kung anong mapipili nyo, pindutin nyo lang at yan, dadagdag nyo. So, maximum na apat na stickers
kasi free account lang to, so maximum na 4. So pag nag-subscribe ka sa kanila, yon, mas marami. Tapos i-drag mo lang sa daliri mo, guys, no. At dito naman sa parting to, guys, yung filter ng camera. So marami rin yan, kayo nang bahalang pumili dyan. At syempre, subukan na rin natin lagyan ng background para ayun, hindi na ganong maraming tanong. Ayan, pilihan tayo, ayan yung mga background ng screen, guys, no. Ayan, so pindutin nyo lang, pili din lang kayo dyan kung anong gusto nyo yung background na sa tingin nyo eh maganda. Ayan, and kung mapapansin nyo, guys, sa bandang dulo meron tayong scribble option, so pwede rin tayong mag freehand na magsulat. So example, susulat tayo ng hi. Ayan, ngayon kung pangit yung sulat nyo, katulad ng ginawa ko, i-delete nyo lang, i-back nyo lang, press nyo lang to. Ayan, hanggang mawala. At para naman ma-access natin ang studio natin, guys, swipe kayo right to left. So para mag-add ng music, press lang natin yung icon. And then ito yung music sa ating phone, guys, no? So makikita nyo may mga free music na dyan. Ito naman yung sa devices natin, guys, no? So may music tayo sa devices natin, automatic na yan, lalabas yan. So pili lang kayo, then add. So pagka nakapili na, add nyo lang. At papasok na yan sa studio natin. Ngayon ma-add tayo ng text, guys. Ito naman yon. Press lang natin to. At ayan, pwede nating edit yan by pressing lang yung text mismo, guys, no? At pwede na natin palitan yung nakasulat dyan. And then pwede natin na galawin yan. At pagkatapos na kayo, i-done lang natin. So ayan, makita nyo, papasok na siya sa ating studio, guys. Ayan. So kung mapapansin nyo, guys, no, dito pwede tayo mag-share ng media, yung web or yung screencast, no, guys. So ito yung mga option ng Prism, guys, na iba pa. No? So balik lang tayo. At palitan lang natin to, nakasulat dito. Or palitan natin yung kulay, guys, no. So paano ba palitan yung kulay nito? Ganito lang yan. Back lang natin. Tapos ito yung option niya. So pwede tayong pumili ng anong font ang gusto natin. Lagyan natin ng border. So palitan ng kulay. Nandiyan na lahat yan, guys. Ayan. So okay lang galawin yan, guys, kasi hindi pa naman tayo naka-live, no. So preparation pa lang to, kaya okay lang yan. Galaw-galawin nyo lang muna. Set nyo muna yung kung alin yung alam nyo na maganda sa inyo, guys, no. So yun lang, palitan natin ng kulay. Ayan, gawin natin dilaw. And ayan, pwede rin natin lagyan ng stroke, guys. Pwede natin adjust kung gaano kalaki yung stroke niya. At ayan. At pwede rin natin palitan yung alignment ng ano. Kung mahaba yung sinulat nyo, guys, yan, pwede nyo gamitin yung alignment. Kung align to the left, center, or right siya, no. So pagtapos, done lang natin. At pwesto natin tong mga stickers natin, guys, kung saan natin gusto ipwesto. Ayan. So four corners lang ako lagi, eh. So ayan, okay na yan. So okay na, click na natin yung ready, guys. Ayan, at dito niyo i-connect ang inyong account, ang YouTube account, guys, no. Which is kinonnect na natin kanina, pero kailangan natin i-connect dito, no? Kasi dito natin siya i-set kung public ba siya, private, or unlisted, guys, no. So public tayo, so okay. At dito rin natin papalitan ang title niya, guys. Ito na. So press lang natin, then edit lang natin, guys. Ang maganda ilagay yan. Hello everywhere. Ayan. And of course, guys, no, pwede nyo rin edit yung description niya, no. So dito lang yan, dami pop out. Ano ba yan? Ayan. So hindi na natin siguro papalitan to. Okay na to, kasi may pop out na. So tapos natin dito, guys, magdadan lang tayo. And then syempre kuha tayo ng music. Swipe right to left ulit tayo. Pasok tayo sa studio, guys. Ayan. So pindutin lang natin yung music na sinelect natin kanina. So yun, i-play nyo lang. So makikita nyo gumagalaw na yung equalizer niya. Ayan.
So, it means nakaplay na siya. So, pinutin nyo lang at lagay nyo loop para tuloy-tuloy music. And press yung icon para sa volume niya. Ayan. So, ayan. Prepared na tayo. Okay na. Pwede na tayo mag-live, guys. So, ayan. Go! So, ayan guys, nakikita niyo itong pula dito sa taas ng screen. Ayan. So, ibig sabihin niya, naka-live na tayo guys. Ayan. At kung mapapansin niyo guys, no, yung mga chat ng live, nandito dito rin. Lumalabas din dito. No? Ayan sila. So, pwede rin natin galawin yung ating mga filters guys habang naka-live tayo. No? So, walang problema yan. Pwede tayo magdagdag ng magpalit ng stickers, ng background natin. Ayan. So, ayan, pwede rin tayo mag-change ng live information natin. At, ayan, maglagay tayo ng thumbnail, guys. So, dito yan. So, pipili lang tayo kung anong thumbnails natin. Wala akong nakaprepare na thumbnails, guys. No? So, ito na lang. Okay nyo lang. So, antayin lang natin hanggang mag-okay yung information na pinalitan natin, guys. Mag-message yan. And, yun guys, no, kung mapapansin nyo, meron dito yung ano, parang chat na icon. Ito, yan. So, pwede tayo mag-send ng message through here, no? Kahit wala tayong pang monitor, so pwede ito. No, guys, ayan, may aso pang dumaan. So, pwede tayo mag-send ng live chat dyan guys. Ayan. Ayan, kita mo, nag-hello ako, pumasok na. At another one. Try natin, ayan. At syempre, dito rin guys, tayo pwedeng mag add moderator. Ayan, dito rin tayo pwede mag add moderator guys. Bukod dun sa ano, pang monitor natin. Ayan. Pwede tayo mag add moderator dito. At pwede rin tayo mag-pin na ng comment dito yung yan yung pick a comment. So add and remove moderator, pwede tayo rito. Tapos pick a comment, pwede tayo rito. Ayan. So lalabas siya. Magpipin siya sa taas ng screen. Pwede natin ilipat yan guys. Ayan. Dadrag lang natin. Panay daliri lang ang gamit natin dito. At yan, saranin natin, tanggalin natin. So ayan na nga mga power, no? Naka-live na tayo, okay na tayo. At yan, gumagalaw na. At ganun lang kadaling gamitin itong Prism guys. At napakagandang app nito. No? So, ayun. Diba? Thumbs up tayo dyan. Diba? At pagka natapos pala kayo, press nyo lang to. End nyo lang kung gusto nyo yung end. And syempre, yan mag-end siya ng broadcast. Pwede nyo bang habulin yan guys habang hindi pa nakukumpleto yung bilog niya. No? Pwede nyo i-cancel. No? So, ayan. Tapos na. Ayan guys. No? Pwede natin i-save ang video natin. Ayan. Yan, kung gusto niyo ma-save sa gallery niyo, no? And then oo nga pala guys, no. So, yan naka-end na tayo. So, ang video natin is na-save dito. Yan yung binubura ko lagi, guys. Huwag niyo pabayaan mapuno yan, guys, no? Para hindi humihina yung memory ng phone niyo, guys, no. So, ayun guys, tapos na ang ating tutorial. Sana may natutunan kayo at yun, hopefully magustuhan nyo yung tutorial na ginawa natin. Maraming salamat sa inyo, Kapower!